DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang duna mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Bakit hindi niyo ako maunawaan? Mula naman nung bata ako, lagi ko kayo sinusunod. Sa mga bagay na dapat kong laruin, sa dapat kong gawin, sa dapat kong maging kaibigan. Pagod na ako, Daddy. Ayoko nang mabuhay sa hindi ko tinitig. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag galilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay. Laki pang pangarap na sa bawat himay-may ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang ikatlong kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Ayaw ko lang mabuhay sa hindi ko daigdig. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May pangako ang bukas. Hindi ka ba papasok ngayon, Aileen? Hindi na muna, kuya. Masama ang pakiramdam ko eh. Inuubo na naman ako. Binibigyan ka naman ng vitamins ni na mami at daddy ah. Bakit lagi ka pa rin nagkakasakit? Nahihirapan talaga ako, kuya. Parang hindi ko makakaya maging doktora. Ngayon pa nga lang eh, hindi ko na makaya yung matinding focus namin sa science. Kahit nga sa math. Sa bagay, hindi naman talaga pare-pareho ang pangarap ng tao eh. Kahit pa nga ang magkapatid, may pagkakaiba pa rin. Salamat kuya. Naiintindihan mo na ako ngayon. Sorry sis ha. Inakala kong umaarte ka lang noon. Hayaan mo. Tutulungan kita na i-explain kina mami na hirap ka sa gusto nila. Gusto mo ako makausap, anak? Bakit? Tungkol saan? May problema ka ba sa pag-aaral mo? Wala po, mami. Tungkol po kay Aileen ang gusto kong sabihin sa inyo. O bakit? Anong tungkol sa kapatid mo? Mami, hindi niyo po ba napapansin? Na ano? Lalong pumapayat si Aileen.
Madalas ko rin po siyang nakikita na parang hinihika. Ano? Opo. Napapansin ko yung pagpayat niya, yung madalas niyang pag-ubo. Pero hindi ko alam na hinihika siya. Eh kasi wala naman siyang sinasabi sa akin. Dahil ayaw niyang isipin natin na umaarte siya at nagdadahilan lang. Edwin? Mami, ano kaya kung wag niyo na lang pakuhain ng medicine si Aileen? Kasi parang hindi po niya kaya eh. Baka po bumagsak ng gusto ang kalusugan niya. Ano ba ang pag-uusapan natin? Gusto mo pa, mamaya tayo magpunta sa ospital. Tungkol to sa bunso natin, Roldan. Oh, ano na naman ang tungkol sa kanya? Kasi parang hindi niya kaya na ma-expose sa mga chemical. Ano ba talaga ang gusto mong tukuyin? Ano kaya kung... Huwag na lang kaya natin ituloy ang plano natin sa kanya sa kuleyo. Ano? Bigyan na intindihan mo ba ang sinasabi mo? Bagong kasal pa lamang tayo, pinangarap na natin na maging tulad natin ang ating mga magiging anak. Ngayon, ganyan na sasabihin mo? Eh kasi nag-aalala ako sa ating anak, naaawa ako. Baka mamaya pagdating niya sa kolehiyo, lalong hindi niya makaya. Huwag kang padala sa drama ng batang yun. Tayo ang mga magulang. Kaya tayong dapat masunod, hindi siya. Pero Roldan... Tigil na natin tumalis sa isa'y na usapang to. Kung ayaw mo pang umalis dito, mauna na ako sa iyo. Bakit ngayon ka lang umuwi, Aileen? Naglakwatsa ka? Hindi po, Daddy. Natagalan po ako sa school. Eh, hindi po ako nasundo ni Mami eh. Nagbasa na nga lang po ako ng libro ko nang hindi pa po siya dumarating. Oo nga, totoo yun, Roldan. Napahaba kasi yung meeting namin sa ospital. Bakit hindi mo siya tinawagan? Para nauna na siyang umuwi sa'yo. Wala naman siyang cellphone, di ba? Kinuha mo nga nung nagalit ka sa kanya noon. Kaya hindi ko siya natawagan. Kayong mag-ina. Ayoko nang naglilihim kay sa akin, ha? Ano naman ang ililihim namin sa'yo? Sinasabi ko lang. At ikaw, Aileen. Po. Huwag na huwag ko malalaman na nakikipag-usap ka pa kay Sheila. Masasaktan ka sa'kin. Hindi mabuting impluwensya ang batang yun. Huwag ka na umiyak, Aileen. Nag-worry lang sa yung daddy mo. Kaya pinagsalitaan niya tayo ng ganun. Wala naman po akong ginagawang masama. Maging ang kaibigan ko. Pero bakit pati sa kanya gusto ko ilayo ni daddy? Ayaw po ba niya akong maging masaya? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, pa! Napasyal kayo. Napansin ko na makintabang sahig dito sa ospital. Roldan. Dahil po yan sa Star Wax Floor Wax pa. Nung matuklasan namin yun ang manugang nyo, yun na rin ang ginamit namin dito sa ospital. Eh, may ba ako? Dumating na ba yung mga gamot na binili ng ospital natin? Oh, yes, yes pa. Medyo natagalan nga lang. Alam nyo naman, naging busy kami. Kaya nga ngayon, pati si Edwin, pinatulong ko na dito. Talaga? Tinutulong ang kanya rito? Oo. Oh.
3 days na. Mas okay naman yun eh. Makakatulong yun sa kanya para masanay siya sa pinasok niyang profesyon. Kay Aileen nga lang ako walang maasahan eh. Puro problema pa ang binibigay niya. Huwag kang magsalita ng ganyan sa iyong anak. Mabait na bata si Aileen. Mahina naman ang utak. Sakitin pa. Baka naman hindi siya ukol para sa medisina. Ano kaya kung hayaan mo na lamang siyang kunin ang gusto niyang kurso pagdating niya sa kolehiyo? Hindi pa. No. Kung hindi siya magdodoktor, hindi ko na siya pag-aaralin. Magagawa mo yon sa iyong anak, Roldan? Kung hindi ko rin lang siya pakikinabangan, hindi na ako magpapakahirap pa para itaguyod siya. Congratulations, son. Ngayon, isa ka ng doktor. Yes, oo nga. Congratulations, anak. Mas makapagtatrabaho ka na sa ospital natin ngayon. Maraming salamat po sa suporta nyo, mommy and daddy. Alam mo, bilib sa amin ang mga kaibigan namin dahil sa'yo. And we are proud of you, son. Salamat na lang hindi ka naging tulad ng kapatid mo. Sakita na nga, wala pang maibigay na kasiyahan at tagumpay sa amin. Baka naman po eh, para talaga siya sa ibang larangan. Sana po, pag-isipan niyo rin po yun, Daddy. Magaganda nga ang mga gawang damit ng designer na to. Siguradong lalong gaganda ang bunso ko kapag sinuot niya ito sa kanyang 18th birthday. Becky! Ay! Oh, ikaw pala, Roldan. Hindi ko na malayan yung paglapit mo, ha? Ay, paano? Sobra kang busy sa tinitingnan mo dyan sa internet. Ano ba yan? Itong mga design ng damit. Oh. Ipakikita ko to kay Aileen mamaya eh. Para makapili siya ng gusto niya suotin. Para saan? Ano okasyon? Ang taong ito naman, oh, nalimutan mo na ba? Malapit nang magdebong bunso natin. May dalaga na tayo. Sino naman ang nagsabi sa'yo na magkakaroon ng party for her? Roldan, minsan lang mangyari ang okasyon na yon sa buhay ng ating anak. Hindi ako natutuwa sa kanya. Kaya walang mangyayaring party. Huwag ka naman ganyan. Huwag mong idamay ang araw na yun sa galit mo. Hayaan mo ko. Gusto ko maramdaman ng anak natin na galit ako sa kawalan niya ng pagsisikap. Ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Sinabi niya yun? Opo, Mama Rafaela. Kaya nga nalulungkot ako para sa aming bunso. Alam na ba ito ni Aileen? Ay, hindi ko pa sinasabi. Si Roldan talaga. Bakit ba siya ganun sa inyong bunso? Parang mas paborito niya ngayon si Edwin. Ganung anak din ninyo si Aileen. Hindi kasi impressive yung performance ni Aileen sa school. Kaya galit si Roldan. Hindi pa rin tama ang mga ginagawa niya. Magulang siya. Dapat niyang pairalin ang pantay na pagmamahal sa kanyang mga anak. Ngayon ako nagsisisi. Dahil pinalaki ko si Roldan sa labis na disiplina para lang maging isa rin siyang doktor katulad ko.
Ngayon, ginagawa niya sa inyong anak ang naranasan niya sa akin. Emerson, kayo na lang kaya ang magbigay ng party para kay Aileen? Hmm? Oo. Imbitahin natin ang mga kaibigan natin. At maging ang mga friends niya. Nasa ganun eh, maging masaya naman ang ating apo. Ah, sige. Sabihin mo yon sa iyong asawa, Vicky. Opo, Papa Emerson. At salamat po. Dahil naunawaan ninyo ako. Hindi! Ayoko, Vicky. Rodan, si Mamang nagkusang bigyan ng party ang ating bunso. Palalakihin niyo lang ang ulo ng batang yun. Lalo lang siyang hindi susunod sa akin. Maawa ka naman sa bunso natin. Minsan lang dumating sa isang babae ang okasyon na yun. Ayaw mo pang gawing masaya para sa kanya? Parusa yun sa hindi niya pag-aaral ng mabuti. Nag-aaral naman siya. Tapos na pa siya ko. Ngayon, kung ibig niyo pa rin mag-party, huwag niyong gawin dito. At huwag niyo rin asahan na pupunta ako. Hindi ka pala bibigyan ni Daddy ng birthday party? Yun ang narinig ko sa pag-uusap nila ni Mami, Kuya. Grabe naman talaga si Daddy, oh. Tanggap ko naman yun, eh. Pero sana lang, sa graduation ko sa high school, magpunta si Daddy. Nag-aalala kasi ako, eh. Baka dahil hindi siya impressed sa mga grades ko, hindi na siya dumating sa graduation ko. Huwag naman sana. Tama kaya ang inaalala ni Aileen? Magbago pa kaya si Roldan? Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, James Quaton, Susan Robles, Phil Cruz at si Chiquit del Carmen Amor sa papel na Aileen. Nilapatan ang angkop na tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salong, supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Roberto Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin Legazpi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga lalalabi pang kapanapanabik at may init na kabanata ng kasaysayang ito. Ayaw ko lang mabuhay sa hindi ko daigdig. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. DZRH, member Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.